Hey guys, welcome back sa ating 4th episode sa ating Visual C++ and MySQL tutorial series. So from the last time, ang ginagawa lang natin is nag-insert tayo ng data. Pero ngayon, ang pag-aaralan naman natin is kung paano mag-retrieve ng data. So i-read na natin yung data na pinasok natin doon sa database papunta dito sa application na ginagawa natin. So gagamit tayo ng table dito sa loob ng ating form and yun yung gagamitin natin para ma-display yung mga data na sa database natin. So yun lahat ng pag-aaralan natin right after this intro. So guys, bago tayo magsimula, mapapansin nyo na meron akong bagong ginawang form. So gumawa ako ng product table form. So dalawa na yung form na gagamitin natin. So from the last time, ito lang yung form na gamit natin. So dinagdagan ko siya ng button na view products. So pinangalan ko lang dyan btn view products. Then pagka dinouble click nyo, makikita nyo ito yung code. So alam nyo naman na kung paano mag-handle ng multiple forms. So kung hindi nyo alam, meron tayong tutorial about doon and ilalagay ko na lang sa link below kung nasa inyong tutorial na yun. And kung gusto nyo matutunan yun, then you are welcome to watch that tutorial. So ngayon, pag ganira natin itong program natin, makikita nyo na ipapakita ko lang sa inyo saglit kung paano gumagana yung program natin as of the moment. So kung mapapansin nyo guys, ganun pa rin, connection succeeded, okay, then pwede tayong mag-add product. Pero meron na tayong bagong button na view products na pagka pinindot natin, mapupunta tayo dito sa second form natin na products. And also guys, eto dito natin i-display yung mga i-retrieve nating data. Kaya gumawa na kayo ng panibagong form and then sundan nyo na yung ating susunod na tutorial, okay? So ngayon, ang gagawin natin para makapag-display ng data dun sa loob ng pangalawang form natin, punta tayo dun sa design ng pangalawang form natin. I hope na nakagawa na kayo ng pangalawang form at na-connect nyo na dun sa unang form. And ngayon, ang gagawin natin is magdadagdag tayo dito ng data grid view. So makikita nyo nandito sa toolbox natin, data grid view. Drag and drop nyo lang dito. Then, ilagay nyo lang dyan. Ayan. Then, ayan. So, ngayon guys, meron na tayong data grid view. Lagyan natin ng ID. So, sa baba, makikita natin yung ID, name. So, papakalan ko is TBL products. So, para dyan natin ipapasok lahat ng products. Then, ngayon, tuwing bubuksan natin yung form na to, syempre, kailangan mag-retrieve siya dun sa database ng mga kailangan natin. So, again, dun tayo sa onload ng ating form. So, every time na maglo-load yung form natin, dito sa loob ng system void product table form load, ibig sabihin, pagka nag-loading yung second form natin, ito yung magra-run na code. So, ngayon, ang gusto natin gawin dyan, pagka magra-run na yung, pagka nag-load na yung table form natin, is ma-fill yung data table natin na to. So, papasukan natin ang data yan. Pero bago lahat yun, mapapansin nyo dito na sa taas, syempre, bagong form to, so dapat i-import uli natin yung mga namespace na ginamit natin from the last episode. So, ang ginagamit natin doon is using namespace MySQL data, then MySQL client. Then, yung isa pa is using namespace system IO. So, yan yung ginagamit natin para makapag-handle ng files at yung ginagamit natin para makapag-connect sa ating MySQL. Then, dun sa onload ulit, dito sa table form load natin, so, balikan natin yung isa nating code, which is yung kompleto na. So, yun dito tayo nag-insert last time. Then, i-copy-paste nyo yung inyong constraint tsaka yung connection. Kasi kakailanganin ulit natin yan para dun sa second form. So, balik ulit tayo dun sa code ng second form. Then, i-paste nyo ulit dito sa taas, sa ilalim ng Pragma End Region para ma-access ng lahat ng ating function. So, ngayon, syempre, yung una-una natin gagawin pagka nag-loading yung form natin is magta-try tayong connect dun sa ating database. So, con.open or con.pointer.open. Then, meron tayo bagong gagamitin ngayon, guys. So, tinatawag yung MySQL adapter. So, ano yung MySQL adapter, guys? So, MySQL data adapter. So, sorry. So, ang MySQL data adapter, dito pinapasok yung data natin na galing dun sa database. So, ngayon, papangalanan ko lang adapter. So, lagyan nyo ulit ng bitwise. Then, equals GC new MySQL data adapter. Then, sa loob niyan, mapapansin niyo na meron siyang kailangan ng dalawa. So, yung connection natin, so yung con. Then, yung isa naman, yung kailangan naman natin is yung query natin. So, select all from TBL product. So, kasi yun yung pangalan ng ating table. So, makikita nyo dito, TBL products yung pangalan ng table natin ginawa. So, sa inyo, hindi ko alam kung ano yung pinangalan nyo, pero gamitin nyo yung ginamit nyong pangalan. Okay? So, ngayon, na-select na natin lahat yan. Da, ibig sabihin, nandito siya sa loob ng adapter. So, lagyan na natin ang catch to. Exception, E. Then, sa ilalim na ito, message box, lagyan lang natin ng failed to read data. So,
In case na magkaroon ng error, may lalabas tayong message box. So ngayon, gagawa tayo ng bagong instance na tinatawag nating data table. So ano yung data table? Yung data table, guys, is para siyang virtual table. So hindi natin siya nakikita, pero pa table yung form niya. So isipin niyo na lang na meron kayong invisible na table. Then ngayon, papangalanan lang natin siya DT. So lagyan natin uli ng bitwise, then gsinu, data table, then sa loob walang lalagay. Ngayon, guys, ang gagawin natin is tatawagin natin yung adapter natin. Then if you fill natin yung DT. So ibig sabihin ngayon, yung galing doon sa adapter natin, pinasok natin siya doon sa data table natin. So ni-retrieve ni data adapter yung mga data natin na galing doon sa database. Ngayon, pinasa niya kay data table. Then ngayon, si data table naman, ipapasa niya yon kay data grid view. So ano yung pangalan ng data grid view natin? So balik tayo sa design. So makikita niyo, ito yung data grid view natin. Ang pinangalan natin is TBL products. So ngayon, balik ulit tayo doon sa code natin. Tatawagin natin si TBL products, then dot data source. So ibig sabihin yung source ng data niya is equals to DT. So gagamitin natin yung data table, papasok doon naman sa TBL products natin. Ngayon, guys, it should work. So sana gumana na yung code natin. So itry natin i-run yan. So maigsi lang yung pagre-read ng data natin, guys. So by the way nga pala, guys, data muna yung babasahin natin. So gagana din yan sa image, pero nandun sa loob ng table yung image natin, which is ayaw naman nating maging ganun. So kaya sa next episode, yun yung gagawin natin. Okay, so for now, puro data muna yung babasahin natin. So i-okay natin yan, connection succeeded, then view products. And pagka-pindot nyo dyan, makikita nyo, ayan na lahat ng inyong mga products. So yan na lahat ng mga pinag-i-insert natin sa loob ng database natin. Makikita nyo dito sa kanan, nandito yung picture, which is hindi naman natin gusto kasi ayaw nga natin na may image yung table natin. So gusto natin nakahiwalay yung image nandito yan. So sa next episode natin pag-aaralan yun. But for now, ang gagawin natin is tatanggalin natin yung product image and yung product description. Kasi masyado silang mahaba para dito sa loob ng table natin. So ang gusto lang natin nasa table natin is yung PID, yung product name, yung product stock, tsaka yung product price. So ngayon, guys, so alam nyo naman yung query pagka nagsiselect all tayo. So i-close natin to, stop natin to. So makikita nyo, guys, dito nakalagay kasi select all. Diba, certain columns na yung gusto natin. Kaya papalitan natin to, hindi all. So ang gagawin lang natin is balik tayo dito sa my SQL workbench. Ang gusto lang natin is yung PID, yung product name, product stock, tsaka product price. So ayaw natin yung product description tsaka product image lumabas dun sa table. Kaya ang gagawin natin, guys, is ilalagay lang natin yung mga gusto natin dito. So yung PID, so make sure nakapangalan niya yung nandito sa ating column sa pinaka-table sa MySQL natin. Then PID, then ang gusto natin is product name. So guys, depende din sa order ng inyong pagtatype, yun yung magiging order ng columns. So kung inuna ko yung product name, magiging first column siya dun sa loob ng ating application. Kaya kung ano yung gusto nyo pagkakasunod-sunod, ilalagay nyo dyan. So pagkatapos ng product name, product stock, then lastly yung product price. So wala ni product description tsaka product image. Save natin, then i-run uli natin. So ganyan para makapili tayo ng mga certain rows lang na gusto natin, para hindi na lumabas yung product image at product description, yung mga ayaw natin lumabas dun sa table. So yan, okay na ulit. Connection succeeded. Okay natin. Then makikita nyo pagka view natin yung products, ayan na siya. So product price, product stock, product name at PID na lang yung nandito sa ating table. Pero guys, meron tayong magiging problema dyan. Ang magiging problema natin, guys, is pwede tayong magdagdag ng mga rows. Pero hindi naman natin kailangan yan kasi read-only lang dapat yan. Bawal tayong magdagdag. Kaya ang gagawin natin, so pwede din natin kasi ma-edit to. Kaya ayaw naman natin ma-edit yung mga ganyan. Kaya guys, meron tayong i-modify saglit. So i-close natin to. Then i-stop natin to. Then punta ulit tayo sa design natin. So i-modify natin yung data grid view natin. So sa bottom right, nandito yung mga properties niya. So mapapansin nyo naman dito sa mga baba. So basahin natin. So eto, allow user to add rows, false. Allow user to delete rows, false. So allow user to resize columns, okay lang yan. Resize row, okay lang yan para mababasa natin. Then eto, edit mode, edit on keystroke or F2. No, edit programmatically lang para program lang yung makakapag-edit. Then enabled, okay lang yan. Multi-select, so sa susunod pa yan. Read only, syempre. So babasahin lang natin yung bawal i-edit. Then selection mode, so kung gusto nyo ng full row yung sineselect, ayan lang yon. So dito naman, sa baba, sa ilalim ng layout, makikita nyo yung auto-size columns mode. Lagi, pindutin nyo yan, then fill. Then dito sa auto-size rows mode, displayed cells. Para ma-fill nyo yung buong table. So para maganda siyang tingnan. Okay, so save natin yan. Then i-run uli natin yung ating program. And makikita nyo na okay na yung ating magiging
itsura ng table. So, hindi na natin siya pwedeng i-edit, hindi na tayo pwedeng mag-delete, hindi na din tayo pwedeng mag-add. Okay, so connection succeeded na, okay natin. Then, makikita nyo pagka pinindot ko yung view products. Ayan na, so hindi na natin siya pwedeng i-edit kahit i-double click ko na i-double click. So, bawal na din natin siya. Pero pwede din natin siya i-sort. Pagka pinindot nyo yung PID, makikita nyo, magbabaligtad siya product name. Nakasort siya ng by product name, by product stock. So ito na guys, nakaayos na yung ating product table. So, gumagana na siya, nare-read na natin yung data. Yun lang guys, ang tutorial natin for today. So, maigsi-igsi lang naman guys, di ba? So, next time, ang gagawin natin is dito sa gilid na to, every time na i-click natin yung isang row, kunwari ito, kinlik natin yung row 1, lalabas yung picture ng fries, lalabas din yung product description niya dito. So, yun yung mga gagawin natin for the next episode. So, yun lang guys, thank you for watching this video. And as always, I will see you in the next video. Goodbye!